Nakakalakad na si Luna. Itong video na to ay kuha ko pa nung nakaraang linggo bago dumami yung COVID cases. Ngayon kasi ay hindi na kami lumalabas kaya dito-dito na lang din kami sa bahay. At ayan na nga, naglalakad na si Luna. Oh, diba? Nagulat na lang ako sa kanya kasi binitawan niya yung trolley niya. Natatawa nga ako kasi ang kantsaw sa akin ng papa ko dyan ay mangbobote daw yung anak ko kasi nga yung tunog niya ay ibang klase. Para bang nagtatawag ng botet dyaryo, ganun ba? Uy, hindi ko pinagtatawanan yung mga nagaganon ha dahil marangal na trabaho yun. Natatawa lang ako kasi may tunog talaga yung trolley nung anak ko. Oh, diba? Ang layo na ng nalakad ni Luna. At pagkatapos, ayan nga pala yung breakfast ni Luna. Nagutom na siya kakalakad kanina. Mga 8 o'clock a.m. pa lang yan. Yung prepared food ko nga pala sa kanya ay boiled egg, biscuits, yogurt, and also her apple juice. Kaso, hindi ko na na-videohan yon. Kapag ganyan na yung ginagawa ni Luna sa food, ay sinisita ko na siya to discipline her. Don't worry guys, kasi tansya ko naman yung boses ko on how to communicate to my daughter. And sanay na rin siya. At huwag niyo akong i-bash ha. Medyo very wrong yung napaglagyan ko ng food ni Luna. Hindi ko kasi mahanap yung lagayan niya dyan. Kaya ayan na lang. Pero inaalalayan ko naman siya. And hinahayaan ko lang siyang kumain mag-isa. At pagkatapos, tuloy-tuloy pa rin ang pagkain si Luna. At malapit niya na nga yan maubos. Ito nga pala yung prepare kong apple juice. Favorite niya kasi yan, ng apple juice. Pati yung yogurt. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman overfeed si Luna. Talagang ganyan lang talaga siya kumain. Malakas lang talaga siyang kumain. And kapag ayaw niya na, ganito yung ginagawa niya. Ibibigay niya sa akin. Yung reaction niya nga pala dyan, nakakatawa. Pero huwag kayong mag-alala kasi kinakain niya naman talaga yung egg. Ma, i-share ko nga pala sa inyo. Ganito ang lagi namin ginagawa ni Luna. Pero syempre, paiba-iba naman yung food na pinapakain ko sa kanya. Every morning, bago pumasok yung papa niya, is nag-feed naman na siya ng milk. After that, kapag maganda yung araw at nasabayan namin yung papa niyang gumising, mga 8 a.m, ganyan na yung ginagawa ni Luna, kumakain na siya. Bilang first time mom, mahirap mag-isip ng pang-araw-araw na ipapakain kay baby. Buti na lang talaga at may internet para magka-idea ko anong papakain ko sa kanya. Ramdam ko ng busog si Luna kapag ganyan na ginagawa niya, binibigay niya na sa akin at ako na ang pinapakain niya. Kaya ang ginagawa ko sa kanya, ina-ask ko siya kung gusto niya pa. And kapag ganyan na yung ginagawa ni Luna na nagbibigay na sa akin, it means busog na siya. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko na siya pinipilit na ubusin niya pa yon. And syempre, diretso na kami sa dessert niya. Kasi hindi talaga pwedeng mawala yon. Ayan nga, at yung favorite niya, yung pinaka-dessert niya today. Favorite niya tong strawberry yogurt. Hindi ko naman siya nito pinapakain everyday kapag gusto niya lang. Kasi minsan, tinatanong ko na siya kung ano yung mga food choice na gusto niyang kainin. Si Luna nga pala ay 1 year and 3 months pa lang. Pero marunong na siya magturo ng mga gusto niyang kainin. Bubuksan ko lang yung ref. Tapos, kapag nakita niya na yung gusto niyang food, inilalabas ko na and nagpe-prepare na ako ng food niya. Madalas naman, kapag hindi pang baby food ang kinukuha niya, ay kinakausap ko siya and then i-explain ko naman kay Luna. Nakakatuwa lang kasi sa ganitong edad ay nakakaintindi na siya. And ayan nga, kitang-kita niyo naman kung gaano siya sarap na sarap sa pagkain na yan. Kapag ayaw niya na nga palang kumain, ay umiiling na siya. Diyan ko nga lang pala pinauupo si Luna kasi wala kaming high chair. Mabilis lang naman kasi lumaki ang bata kaya hindi na ako nag-abala pang bumili. Double purpose na rin naman itong rocking chair niya kaya ito na lang ang ginagamit ko sa kanya tuwing kakain siya. Kita nyo naman sa likod ang tambak naming gamit. Dalawa kasi ang naging stroller niya. Isang pang winter at isang pang summer. At ayan nga, nangangalahati na si Luna sa yogurt. Medyo nakalimutan kong subuan siya kaya ayan, tinatawag niya na ako, tinuturo niya na yung yogurt niya. Natutuwa talaga ako dito sa anak ko kasi ang bibo niya at ang takaw-takaw pa. Kayo ba mga inay, ganun din ba mga anakis nyo? Kaya maya lang ay nabusog na yata si Luna at ayan nga, nagpapakarga nga. At pagkatapos, syempre pagkatapos kumain ay kailangan nating magwalis. Hindi vacuum ang gagamit ko dyan. Ang gamit ko lang dyan ay yung lint roller sticky paper. Kasi para mas mabilis siyang makuha. At pagkatapos, syempre yung sunod ko namang ginawa ay yung pagmama. Atensya na kayo sa itsura ko. Ganito talaga ako kapag nasa bahay. Hindi na kasi ako makapag-ayos kapag ganito si Luna. Gusto niya laging nagpapabuhat kapag kami
kaming dalawa lang. Kaya wala na akong magawa at pagkatapos, ito naman pala yung pinaprepare kong food para sa tanghalian ni Luna. Bale, ang ginagawa ko dyan ay orange juice. Ang kaso lang ay sobrang likot ni Luna. Tapos nagtatantrums pa siya. Kaya ang ginawa ko na lang ay kinuha ko na lang siya. Kaya medyo natagalan akong bumalik. At ito na nga, bumalik na ako. Bit-bit ko na si Luna. Ayaw niya kasi talaga magpalapag. Kaya no choice ako. May separation anxiety na yata tong anak ko. Kaya ganito. Ayaw niya talagang nahihiwalay. Kaya no choice talaga ako. Kundi hawakan ko siya at isama ko siya sa lahat ng ginagawa ko. Don't worry guys. Kasi kahit kasama ko naman siya, nanonood lang siya at hindi nagliliko. Kaya kahit hawak ko yung kutsilyo, sigurista pa rin ako at alerto. Kasi baka mamaya bigla niyang ihawak yung kamay niya habang naghihiwa ako. Lagot na tayo sa tatay niya. Pero ganun pa man, hindi talaga siya malikot. Doon niya lang talagang maging panda. Kaya ayan, hirap na hirap talaga ako habang nag-i-squeeze niya. Habang nag-i-squeeze ako dyan, nakapokus naman talaga si Luna sa mga ginagawa ko and pinapanood niya rin naman talaga. May advantage na rin to para sa kanya kasi kahit papano nakikita niya kung paano pinaprepare yung food niya. Ganito yata talaga kapag ang anak mo ay babae. Pero okay lang naman, minsan lang naman sila maging bata at ganito ka-clingy. Kaya sinusulit ko rin kasi hindi naman sila palaging ganito, diba? Kayo ba, na-experience nyo rin ba to sa mga anak nyo? Siguro lahat naman naka-experience ng ganito, ano? Pero kapag nandito naman yung mga biyanan ko at yung papa niya, hindi ganito si Luna sa akin. Siguro kasi ay nabibigyan siya ng time ng lolo't lola niya, pati ng papa niya, kaya kahit papano nalilibang siya. At kahit iwanan ko siya minsan, hindi siya naghahabol kasi nga nalilibang siya. Pero kapag kaming dalawa na talaga, ay sos! Hindi mo talaga kami mapaghihiwalay. Pandang-panda talaga kaming mag-ina. At ayan nga, tuloy-tuloy talaga ako sa pag-i-squeeze. Kailangan ko talaga dito ng puwersa. Kasi para mapainom ko kay Luna. More on fruits and veggies nga pala ang lagi kong pinaprepare kay Luna. Dito kasi hindi siya binibigyan ng vitamin. Sabi kasi nung pedya niya is healthy naman daw si Luna, so no need for vitamins. Kaya nagtaka ako kasi hindi katulad sa atin dyan sa Pilipinas na binabitamins na agad yung baby. Pero si Luna talaga ay hindi binibigyan kahit lumabas siyang sobrang liit. At ayan na nga, natapos ko na yung juice. Nagbunga na din yung pag-i-squeeze ko at nilagay ko na nga dyan sa basong yan. Habang nililinis at inaayos ko yung mga kalat namin, si Luna nananakam na talaga. Favorite niya kasi yung orange juice. Kaya imbis na bumili ako ng mga liquid orange juice, talaga fresh fruit orange juice ang ginagawa ko sa kanya. At pagkatapos, hindi ko na nakunan yung buong pagkain niya. Nangalahati na siya dyan, pero marami na siyang nakain yan. Prepare ko pala sa kanya dyan for lunch is yung kalabasa. Favorite niya yan kasi dito yung kalabasa matamis-tamis talaga. Walang halong ibang gulay or kung ano man yan. Gusto niya lang talaga is yung kalabasa. Kaya ang ginagawa ko, isinasabay ko siya sa sinain. At ayan nga, sarap na sarap naman siya. Pag gusto niya talaga yung pagkain niya, ang dami niya talagang nakakain. Kitang-kita niyo naman, di ba? Hindi nga lang siya talaga tabain. Kapag ang mga baby niyo ay toddler na, hindi niyo talaga siya mapapaupo. Kasi dati nung baby pa si Luna, kahit anong pakain ko sa kanya, lagi lang siyang nakaupo and hindi siya naglilikod. Pero ngayon talaga, ayaw niya talagang paawat at gusto niya yung ganyan yung sitwasyon niya. Kaya hinahayaan ko na lang siya. Total din naman siya naglilikod at pagkatapos, ayan nga, at nagsimula na siyang maglagalik. Pero wala naman akong magawa talaga at hinahayaan ko na lang siya. Kasi bata pa naman siya and kaya ko pa naman madisiplina siya kapag dating ng panahon. Yung kasi hinahayaan ko lang siyang mag-explore as long na nakikerry ko pa yung ginagawa niya. Hindi naman ganun kakulit si Luna. Medyo lang. Kaya hinahayaan ko na lang din siya kasi minsan lang naman siya maging bata and alam ko na masaya rin siya habang ginagawa niya yan. Kaya hinahayaan ko na lang din. Saka basta kumakain lang. Kasi si Luna hindi siya mahilig manood ng TV. Manood man siya pero saglit na saglit lang. At ang gusto niyang palabas sa TV ay yung mga bata rin na naglalaro lang. Tapos noon wala na. Ayaw niya na talaga. At pagkatapos, nung ayaw niya nang kumain, ayan na nga, at pinainom ko na siya nung fresh orange juice na ginawa ko kanina. So ayan na nga, panoorin niyo kung paano niya in-enjoy yung orange juice niya. Enjoy watching!
Kinagabihan, pinalahan pala siya ng lolo niya ng slippers niya. Ayan na lang yung kulay at design na natitira, kaya kinuha na ng lolo niya. Medyo maliit kasi yung paa ni Luna, kaya pinilit na rin niyang kunin yan. Kasi wala na talagang ibang design na kasya kay Luna. Pagkatapos, kinagabihan naman, naglaro silang mag-ama bago matulog. Ayan nga, at nakunan ko pa ang kaharutan ng mag-ama ko. Favorite kasi talaga ni Luna na laruin ang papa niya tuwing gabi bago matulog. Hindi talaga siya napayag kapag wala silang moment na mag-ama. Kaya si asawa lagi niya na rin nilalaro kasi bibihira lang silang may oras na makapaglaro sa gabi nga lang kasi lagi may pasok si asawa. At pagkatapos, kinabukasan ang aga ni Luna nagising, naalala niya kasi na may bago siyang slippers at ayan nga, sinubukan niya ng gamitin sa labas. Nakakatuwa nga at sa sobrang excited niya, ayan o, pinilit niya talagang sukat at lakarin ng lakarin yung labas ng bahay namin. Medyo makulimlim nga lang nung mga araw na yan, kaya hindi kami masyado nagtagal sa labas kasi baka umulan. Dito kasi sa Taiwan ngayon ay pabago-bago ang klima, kaya hindi kami ngayon masyado naglalabas. Gawa na rin ng maraming pandemic. Ayan palang nasa ulo ni Luna ay hindi siya nauntog ha. Kagat pala yan ang lamok, kaya ganyang kalaki. Ewan ko ba bakit ganyan. Tignan nyo, at tuwang-tuwa ang batang maliit. Sobrang na-enjoy niya yung pagkakaroon niya ng slippers na yan. Natunog-tunog kasi yan. At hinayaan ko lang siya na i-enjoy niya yung moment na yan ng maglakad-lakad. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.